Hello guys, hello Earth Signs, hello Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuisyon sa panonood. Earth Signs. Okay. Earth signs, mag-iingat kayo sa araw na ito. Posibleng pera sa loob ng bahay, sa loob ng opisina, sa mga public transportation, or kahit na yung mga private transportation. Sinasabi ng Baraser dito na posibleng maging biktima ka ng magnanakaw. Diba? So, maging aware ka, Earth signs, sa belongings mo, sa mga personal things, documents, lalo na sa loob ng bahay, make sure na ilock mo ito. Diba? Sa araw na ito, make sure na ipadlock or ilock natin yung bahay natin dahil posibleng maging subject ka ng pagnanakaw. Sa araw din na ito, pwedeng manakawan ka, pero pwede din ikaw makatanggap ng isang regalo, unexpected gift, or any kinds ng token or any kinds ng bonuses, unexpected income source ng financial or support. Okay. Nakikita ko sir dito na yung iba sa iyo dyan ay posibleng makakatanggap kayo ng balita tungkol sa pagbubuntis or posibleng sa panganganak. Pwedeng makakatanggap ka ng balita from long distance or pwedeng near places or pwedeng from chismis or kung kani-kanino man ito na yung kakilala mo buntis, yung kakilala mo ng anak na, or posibleng makakatanggap ka ng sulat galing sa anak mo. Kung ikaw ay, kung halimbawa nasa malayong lugar yung anak mo. Okay? So yun. Okay, Temperance. Earth signs. Nakikita natin dito guys na sa araw din na ito, kinakailangan mong magkaroon ng pasensya, lalo na sa relationship mo. Intimate relationship sa romance to. Pwedeng may mga hindi kayo magandang pagkakaunawaan ng karelasyon mo na pwedeng mauwi to sa pag-aaway. Okay? Like siguro nagkakwentuhan kayo or nagpaplano kayo sa pagpapatayo ng bahay, sa pagbili ng sasakyan, pag-iipon ng pera, pagkakaroon ng anak, or pwedeng yung pinag-uusapan nyo dito is yung mga needs ng anak nyo, like yung diaper, yung gatas, or yung education, or kano pa man. Kailangan mo ng pasensya sa araw na ito. Pwedeng matrigger yung emotion mo, pwedeng sumabog yung emotion mo, and then pwede kang magalit, pwede kang maghormentado, kano pa man. Okay. So, nakikita natin dito, ano man itong balita. Like, for example, makatanggap ka ng balita regarding sa anak mo or pwedeng regarding sa mga batang individual sa buhay mo or kung ano man. Kailangan mong magpakatatag. Kailangan mong breathe in, breathe out ka dito eh. Kasi Temperance tapos King of Cups, sinasabi na kailangan mo ng sobrang pasensya sa araw na ito. Kasi pwedeng masira ang araw na ito dahil lang sa isang balita or dahil lang sa isang salita na galing sa karelasyon mo or galing sa pamilya mo. And at the same time, kailangan mo rin magpakatatag. Okay? Magpakatatag ka. Nakikita ko sir dito na kailangan mo ng pera or pwedeng may paparating na pera since siguro sweldo mo na. So, nakikita ko sir dito na yun, posibleng yung pamilya mo or yung asawa mo or kung sino man ito sa buhay mo na parang humihingi siya sa'yo ng tulong pinansyal, siguro dun ka magkakaroon ng sama ng loob or pwedeng humihingi sila ng tulong pero or pera or kung ano man, suporta. Pero ang nakikita natin dito is
hindi nila nakikita yung sobra-sobrang pagod mo. Parang ganun. So, ang hinahanap mo dito is appreciation. Okay, the Sun and Knight of Wands. Nakikita ko sir dito, may good news, mayroong mga bad news, may mga good news din. Kasi ang good news dito is posibleng may okasyon na si-celebrate. Mayroong sobra-sobra yung excitement, sobra yung passion, sobra yung kilig. So, kung makikita mo dito, if, halimbawa, nag-expect ka ng meet-up ng karelasyon, posibleng matuloy na ito or excited ka sa pagkikita nyo ng karelasyon nyo, excited ka sa paparating na selebrasyon, excited ka dito sa kung ano man itong sobrang fiery na exciting news na posibleng dumating sa'yo. Or pwedeng sa araw na ito, makatanggap ka ng chat, ng text na nanganak na yung kapatid mo, yung pinsan mo, or kung sino man itong kaibigan mong buntis. Okay? Yun, excited ka din dahil sa perang parating. So, pwedeng sweldo ito. Pwedeng sa araw na ito is yung sweldo mo dumating, or pwedeng yung payroll, or pwedeng yung iba sa inyo may magbayad sa inyo ng utang, or kung ano pa man. Impress card, oh, diba? So, victory and success. Ang daming magandang balita ang pwedeng dumating sa'yo. Hindi lang sa araw na ito. Pwedeng next week or ngayong linggong ito. Puro baby to. New beginnings, bagong baby, bagong trabaho. May mapopromote sa pamilya nyo. Or pwedeng ikaw, makikita mo yung pangalan mo sa mga ipopromote ngayong buwan na to. Or pwedeng makikita mo yung pangalan mo doon sa magkakaroon ng bonus. Or pwedeng makikita mo yung pangalan mo doon sa magkakaroon ng overtime or kung ano pa man. Wow. Mag-iingat lang talaga kayo. Oh. It's a double confirmation dito. If ever man bagong relationship ito na magsisimula sa buhay mo, yun ang kailangan mong pag-ingatan. Huwag na huwag kang maniniwala sa mga bagong individual na gustong pumasok sa buhay mo. Kahit single ka, huwag mong masyadong bigyan ng pansin kasi may Seven of Swords dito tapos Knight of Cups. Pwedeng sirain niya yung diskarte mo. Pwedeng sirain niya yung pangarap mo or kung ano pa man. Okay? And sinasabi din ng baraha sa'yo dito na kailangan mong maging matalino. Kailangan mong maging matalino lalo na sa health mo sa araw na ito. Okay? Kailangan mong, halimbawa kung busy-busy ka sa trabaho, make sure na bigyan mo pa rin kasi may impress dito. Take care of your body, take care of your health. Mental health, emotional, physical, and financial health. Kailangan mong balansehin yung lahat. Dapat may oras ka sa pamilya, may oras ka sa pagpapahinga. At the same time, may oras ka sa sarili mo. And etong victory and success na to, sinasabi ng barahan na health is wealth. Diba? Hindi naman puro lang pera. Dapat i-prioritize mo din yung health mo. Okay guys, so thank you for watching. Bye!